pang napatunayan kung sino talaga ang may control sa Panatag o Scarborough Shoal na nasa teritoryo ng Pilipinas. Itinaboy ng Chinese Coast Guard ang isang oil tanker mula sa bansang Liberia na may mga tripulanteng Pilipino. Pero wag na raw palakihin pa ang issue, sabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana. Hindi raw ito problema ng Pilipinas, ayon naman kay Presidential Spokesman Salvador Panelo. Pero ayon sa eksperto sa Maritime Affairs sa South China Sea na si Professor Jay Batong Bakal, hindi ito dapat baliwalain. May live report si JP Soriano. JP? Jessica, Chinese naval warship, ganyan na nga magpakilala ngayon ang mga Chinese Coast Guard na nakapwesto dyan sa may Scarborough o Panatag Shoal sa West Philippine Sea. Matapos nga ang insidente ng pantataboy daw ng China sa isang commercial vessel, sabi ng DFA, ang tanging interest lang ng ating gobyerno ay ang kapakanan ng mga Pilipinong sakay nito. Ang recording na inyong mapapakinggan ay sa pagitan ng Pilipinong kapitan ng Liberian oil tanker. Kausap ang Chinese Coast Guard. This area is under the jurisdiction of Chinese government. You should keep away from this area. I just maintain my passage. How become this one is a Chinese territory? I just passing innocent. So you mean this is a Chinese? I think this is a Philippines water. This is Scarborough. It's not a Chinese. Galing Thailand ang oil tanker at papuntang China para mag-deliver ng karga nito. Dumaraan noon ang barkong Green Aura sa karagatan ng Pilipinas sa may Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Kaya nagtataka si Captain Manolo Ebora, bakit sila itinataboy ng China? Nag-cross yun sa akin. Talagang humarang siya sa tapat ko. Para niya ako nialis. So siyempre, kung tumigil siya doon, iiwas naman ako. Inabot daw na mahigit isang oras ang ginawang pangaharas sa kanila ng Chinese Coast Guard na nagpakilalang isang naval warship. This is Chinese naval warship. Please alter your course to 0.00 degrees. Why should I alter my course? I'm just passing this area. Is there any reason? Pero sabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, huwag na raw palakihin pa ang issue, lalo't nakarating naman daw ang Green Aura sa destinasyon nito. Nang tanungin naman ng Malacanang, in a way, this not concern us because it's not a Philippine vessel. Pero hindi raw pwedeng baliwalain ng gobyerno ang paninitang ginawa ng China. Ayon sa maritime expert na si Professor Jay Batong Bakal, dapat nga raw maghain agad ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China para hindi maapektuhan ang claim ng Pilipinas. If you stay silent on that, then it's like you're accepting China's position that they have jurisdiction, they have sovereignty over that area. No? So you cannot ignore that. Sagot ni DFA Secretary Teddy Boy Locsin, ang interest lang ng bansa sa insidente ay ang mga Pilipinong crew ng tanker na hindi naman daw nasaktan. Kapag nakailam daw tayo, madadamay lang ang kabuhayan ng 400,000 Pinoy seaman at maapektuhan ang kanilang kabuhayan. Sabi ng Coast Guard, dati nang naninita ang mga Chinese sa Scarborough Shoal, pero wala naman daw karahasan na nangyayari. Although we commend the captain for standing like that, yung kanyang katapangan, pero hindi ko alam kung ito'y kung tama para sa Coast Guard na kami magprotesta. It could be other agencies. Sinasabi namin na may karapatan din tayo magpatrol doon. At ganun din naman yung China. Pagkatapos nun, wala. Ano lang, coexistent doon sa area. Jessica, dagdag na kwento pa sa atin ni Captain Ebora nang makapanayam natin siya nitong weekend. Ay sinabi niya nung during yung sa entire biyahe nila doon sa may Scarborough at West Scarborough sa West Philippine Sea, wala siyang namataan na kahit anong sasakyang pandagat ng gobyerno ng Pilipinas. Pero sabi naman ng Philippine Coast Guard, nataon lang na wala silang nakita marahil dahil sadyang kulang ang ating mga sasakyang pandagat na nagpapatrolya sa buong Pilipinas. Jessica? Mm-hmm. Strictly speaking, o kaya kung technicalities ang pag-uusapan na JP, may merit naman no, yung sinabi ni DFA Secretary Locsin, pati na ni Presidential Spokesman Secretary Panelo na hindi party ang Pilipinas dito sa insidenteng ito. Bagamat yung mga tripulante ng oil tanker ng Liberia ay mga Pilipino, no? Kung dadaanin natin sa ganung bagay. Pero ang puntos dito,
saan kumuha ng karapatan ng China para itaboy, no, yung ibang mga barko na dumadaan dyan, yung innocent passage na tinatawag? I think yun ang point. So, dapat sina-challenge yung mga opisyal ng gobyerno on that point na, look, mukhang China na talaga ang may hawak at may control ng Scarborough o Panatag Shoal, kahit na nasa teritoryo yan ng Pilipinas. At dagdag pa ni Professor Batong Bakal, dapat sina-challenge nga ng ating gobyerno yung ginagawang tila pagkukontrol umano ng China dyan sa lugar na yan. Dahil unang-una, sabi ng nagdesisyon na ang UN Arbitral Tribunal na isang international fishing ground, ang Scarborough o Panatag Shoal, nakapaloob din o sa batas din ng Pilipinas, kabilang sa national territory o nakapaloob sa national territory ng ating bansa ang Scarborough o Panatag Shoal. At it's well within our 200 nautical mile exclusive economic zone. So kapag babasihan yung mga aspetong yan, walang karapatan ang China o anumang bansa for that matter na magpigil na pumasok dyan kahit foreign vessel pa, Jessica. Mm-hmm. So it's useless to ask siguro na kung magfa-file pa ba ng diplomatic protest ang Pilipinas sa nangyaring ito. Kasi ayan na, klaro naman yung sagot nila, no, na hindi raw ito business ng Pilipinas. Yes, Jessica, kung pagbabasihan yung tone ng mga sagot ni Secretary Luxin, na ni Secretary Panelo, sinabi nga ni Secretary Lorenzana na bagamat dapat sinusunod ng China ang international law of the sea, eh dapat daw wag na daw i-blow out of proportion pa, no? So kung pagbabasihan yon, it remains to be seen kung magpa-file nga sila, no? Pero meron namang tinatawag, parati namang sagot dyan ng DFA, Jessica. Pwede naman nating banggitin ito sa bilateral consultative mechanism. Ito yung paraan ng pag-uusap ng China at Pilipinas. Pero tatanungin pa natin, Jessica, kung talagang pwede nilang banggitin yan. Mm-hmm. Paano kaya kung oil tanker ng Pilipinas ang dumaan sa area na yan, na within the territory ng Pilipinas? At ganyan din ang mangyayari, no? Kasi kung yung oil tanker nga ng ibang bansa itinaboy, sa Chinese, I'm sure they will also consider na foreign yung oil tanker ng Pilipinas. So sa malamang, JP, itataboy din nila any oil tanker from the Philippines na dumaan dyan sa same spot na yan, sa waters, no, territorial waters ng Pilipinas. Yes. Yes, Jessica, kasi itong Philippine Coast Guard, mismong sila sinasabi, hindi na bago yung patataboy ng China. In fact, sila, kapag sila ay dumadaan dyan sa area ng yan, sila ay tinataboy, niraradyohan. Since 2012, merong tinatawag na parang nagkaroon ng de facto control ang China dyan sa Scarborough at Panatag Shoal. At kahit pa nga nanalo ang Pilipinas sa kasong isinampan ito sa UN Tribunal at sinagsasabi na walang basihan yung 9-line claim ng China, historical claims nila, eh hindi ito kailanman at hindi pa rin daw ito kikilalanin ng China. At kung pagbabasihan nga yung argument ng gobyerno na ang concern lang dapat dito yung mga Pilipinong tripulante, pero ito yalay Liberia na vessel, no? Kung ganun ang argument nila, kung oil tanker ito ng Pilipinas, dapat merong gawing aksyon ang ating gobyerno kasi kung ito'y pagmamayari at ito ay owned by the Philippines, lalong-lalo na kung ito'y government ship, Jessica. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.